Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang unang araw ng Sabado ay nakatalaga sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Kaya naman sa ating pagdiriwang ng misang ito, tayo ay humingi ng biyaya mula sa Diyos sa pamagitan ng panalangin ng Mahal na Ina na siyang gumagabay sa atin sa araw-araw. Isama din natin sa ating panalangin ang lahat ng mga nadiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa araw na ito at ganoon din sa mga taong ating ipinadasal lagi-lagi, latigit yung mga tao nangangailangan ng tulong at awa ng Diyos. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa misang ito, atin po munang aminin at pagsisihan ng ating nagawang kasalanan. Buong kapakumbabaan po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas tawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng Mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa Burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo
matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa Kanya nang marapati ninyong paluklukin sa Kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa inyong bayan. Sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat ang sino ang maaring maghari sa bayan kung ito ay napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kaniyang kabataan. Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, hindi pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pa't hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit marami nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Dahil ngayon po ay unang araw ng Sabado sa buwan ng Pebrero at ito'y araw ng ating mahal na ina, palakpakan po natin ang mahal na Birheng Maria. Mga minamahal na mga kapatid, batid ng Diyos ang laman ng ating puso at alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sa atin pong ebanghelyo na pakinggan, nakita ni Jesus yung kanyang mga alagad, pagod, para bagang pagal na pagal, at matapos mag-report ng kanilang ginawa, batid ni Jesus na mga alagad na ito ay kinakailangan ding magpahinga at tumigil sa kanilang ginagawa. Kaya mayroong invitation si Jesus doon sa mga alagad. Sabi niya, halika kayo, doon tayo sa ilang at nang tayo yung makapagpahinga. At doon sa huling bahagi naman po ng ating ebanghelyo, nang dumagsa ang mga tao, nakita ni Jesus na parang lupaypay. At anong sabi ni Jesus? At ramdam ni Jesus, para silang mga tupa, na walang pastol. Alam ni Jesus at batid ni Jesus na yung mga tao na sumusunod sa kanya may pangangailangan. Isang leader na mangangalaga at isang leader na tutugon sa pangangailangan nila. At sa bahaging ito ay dinadala tayo sa isang pagninilay na isang katotohanan na bago pa tayo pumunta sa simbahang ito para magsimba, bago pa natin sabihin sa Diyos yung ating mga kahilingan, alam na ni Jesus yung ating dasal at alam na ni Jesus kung ano ang ibibigay sa atin. Sadyang napakabuti ng Diyos sapagkat bago pa tayo lumapit sa Kanya at bago tayo humingi ng mga bagay na ating kinakailangan, alam na ni Jesus kung ano ang tugon sa ating mga dasal. Kaya naman mga minamahal na mga kapatid, kung alam ng Diyos ang ating pangangailangan, may isang hinihingi sa atin bilang mga anak at tagasunod niya. Ano po iyon? Kapakumbabaan sa harap niya. Alam ninyo mga minamahal ay bukod sa ating mga ipinagdadasal at inihingi sa Diyos, may mga bagay tayo na hindi naman natin hinihingi sa Diyos, pero ito ay ating nakukuha at ating natatanggap buhat sa Diyos. Bakit? Bakit kaya na hindi mo namang ipinagdasal pero ibinigay sa iyo ng Diyos? Sapagkat alam ng Diyos, ito'y kailangan mo kahit hindi mo pa hinihingi. Ganoon kadunong ang Diyos. Kaya niyang saliksikin ang laman ng puso ng bawat isa sa atin.
at kaya niyang alamin yung kalalagayan ng ating pagkatao at ng ating kaluluwa. Kaya ang Diyos ay ang Diyos na nagbibiyaya at nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa sa atin. At hindi lamang iyon, mga minamahal na mga kapatid, binigyan din tayo ng Diyos ng isang ina na nakakaalam ng dasal ng bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng ating pamimintuho sa Mahal na Birheng Maria, meron tayong tagapagdasal. Meron namamagitan sa atin sa kanyang bugtong na anak upang ilapit ang ating dasal at kahilingan sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama ng Mahal na Birheng Maria, meron din tayo mga banal, mga santo at santa na pwede nating tawagan upang iparating din ang nilalaman ng ating puso at laman ng ating mga dasal. Naroon na tayo'y dumadalangin at humihingi ng tulong sa ating Santo Padre Pio sa anumang ating mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Sadyang tunay tayong mahal ng Diyos at ang pagmamahal niya ay ating nararamdaman sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa pagtugon sa ating mga panalangin at sa ating mga pangangailangan. Kaya naman, kung ang Diyos ay sensitive sa ating mga pangangailangan at naistugunan, ito yung magandang hamon din sa ating lahat na mananampalataya. Sana tayo din ay maging sensitibo sa pangangailangan ng ating kapwa, lalo't higit yung mga taong tunay nangangailangan ng tulong mula sa atin. Ang Diyos ay hindi madamot sa atin sa pagtugon sa mga biyayang kailangan natin. Naway tayo din ay hindi maging madamot sa pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Sapagkat walang sentido ang ating mga dasal kung hindi natin ito lalakipan ng mabuting gawa. Ang dasal na may kalakip na kabutihang gawa, ito ay isang maabong na amoy na umaakyat patungo sa kalangitan, patungo sa luklukan ng Diyos. Hari nawa, sa pagdalo natin ng banal na misa ngayong Sabadong ito, lahat ng ating mga dalangin, lahat ng ating mga dasal naway ating makamtan sa tulong ng Mahal na Ina at ni Santo Padre Pio. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagatawang taong anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ninuwal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen
ay maging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kesa po ang magitan ng iyong Espiritu ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria, Ninanan Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalislinisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapalit sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Patawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at diya-diya mo kami sa lahat na masama. Iniling namin kami edya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayuin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po. Sa Diyos lamang. Thank you.
kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong andahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat namin paglingkuran ang pagganap sa kaloobong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi na documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. 4 ng Pebrero ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo.
Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimting na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Mm-hmm.